Magandang araw ko muli sa video na ito. Pag-uusapan po natin is mga pwede pong i-suggest natin ng mga trades sa bawat teams po kabola sa PBA. Pero of course, hindi po natin sila gagawan sa isa lang po ng video at yan po natin sa tatlo. And in this video po, we'll focus with Barangay Ginebra, Terra Firma, Blackwater at The Miralco Bolts kabola. So may hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription na button. So wag natin ito patagalin, no? Diretso na natin agad. Unahin natin, Miralco Bolts po kabola na. Of course, marami pong ginawa dito nga po sa off-season po na ito. Oo na, nagpalit na po sila ng coach. Malamang familiar na po kayo kabola. It's now Coach Luigi Trillo kabola and Coach Nenad Vucinic kabola. And nung pina-explain kay Coach Luigi kung ano yung magiging setup nila, eh mukhang tama naman po yung atin pong una pong naging assumption with this one, which is parang 50-50 po yung setup. Hindi po talaga tulad po nung kay Coach Bong Rabena at dun sa coach po dati ng TNT kabola. Or kahit siguro dun sa current setup po sa TNT ngayon, na to be honest, we're still not aware kung paano po. Now for the Miralco Bolts po nga ron, sino po ang pwede natin i-suggest or ang klaseng player pwede i-suggest po natin? It will be a center kabola. Yun yung talagang kailangan hanapin ng Miralco Bolts. Of course, narinig natin minsan yung si Coach Norman Black na kumbaga after nila ma-eliminate, diba? Nagsabi ng sama ng loob, in a way, diba? Sa media, we're in, diba? Na ingit siya sa Ginebra, diba? That they managed to add those young talents last year, kabola. And did not lose that much in terms of talent po na ginive up po nila. Kabola, I know that Reyna Lugnatan decided to retire, kabola. Ito talagang mas malaki na po yung lead na Miralco Bolts for a center, kabola. At yan yung talagang susubukan nilang hanapan ngayon. Kasi at this point, di ka na 3D trust now. Cliff Hodge, Raymond Almazan with their big man rotation, kabola. Diba? Of course, Cliff Hodge, susceptible yan to big injuries kasi nga yung kanya pong physical na playing style. And of course, we know kung gano'n naman po kadaling may injury itong si Raymond Almazan, kabola. Now, next natin, Terra Firma Jeep. Kabola. For Terra Firma naman, who suffered a lot of injury, diba? In this most recent season, kabola. Ano nakikita natin sa kanila? Assuming, by the way, that they are a serious team, yun yung assumption natin, will be young player with high potential. Ganun lang kasimple. Kasi if you look po at the current reserve of Terra Firma, hindi mo naman talaga ito seseryosohin, di ba? They do not have that enough talent to even actually a dream of a playoffs, di ba? Hirap sila. Ang pinaka-credible nilang player, of course, is Swami Chongson. After that, to be honest, wala na tayong makita pa na starting quality for an average team in the PBA, di ba? Si Wami lang yung nakita po natin sa current po na landscape ng Terra Firma. Kabola. And because of that, what they should try to do is to just pile up itong mga young talents po with very high potential. Now, for Blackwater Elite, ito medyo mas may hulma po, kabola, yung kanina pong current po na roster compared po sa Terra Firma. Pero of course, we know that in a way, they are in a different side lang naman, pero same lang sila in a way po ng role, di ba? Pero for them, they already have, at the very least, a working core. With Rosario there, Ato Ular, di ba? Si Ray Suerte, of course, Rashon McCarty is also working. So for me, what they should try to look for is an elite defensive wing or forward. Kasi yun yung parang need nila talaga, kabola. Someone who can really defend multiple positions. Parang yun yung kumbaga mag-glue doon sa roster nila, lalo na doon sa current corner. Parang ito yung kulang kumbaga para makompleto po nila at mas maging ayos yung sistema nila both on the two ends of the court. Pero especially for the defensive end. And finally, Barangay Ginebra kabola. I think they should look for a stretch center. Diba? So I think they have two quite obvious needs. Diba? A reliable point guard and then a center. Pero I think mas madali or mas magandang hanapan nila yung center. Kasi parang mas mahirap yon na maging problema ulit. Kasi as we saw, diba? Nung yun nga, na-injured si Aguilar, hirap na rin talaga sila to battle back with TNT kabola. Yung kasing point guard duties at the very least kasi they still have reliable ball handlers there naman, di ba? Lalo na pag import conference. Pero yung sa big man nga, pag nawala na yung isa kay Stanislinger at saka kay Aguilar, medyo tagalid na sila. And they really do not have that stretch center kabola. Again, napakalaki po ng benefit na may dadala po ng isang centro that is capable of hitting outside shot kabola. He will space up the floor that they need.
and could be the reason kaya sila nag-i-struggle po sa Philippine Cup kasi wala nga silang elite 3-point shooter. So how about look for a center that can actually help them stretch the floor? Come on. Like, ang pinaka-interesting pa rin sa mata ko will be Troy Ray kasi talagang iba yung pinakita niya doon sa kanyang rookie season eh. If they can manage to persuade him po to return, Kaboya. Kung makabal sa pag-game mo, sila man dapat yung target po ng mga teams na to, comment na po sa baba.